you yourself should go through that investigating process. Go through the basic questions. Yung alam na natin, what, who, where, when, why, which, and ang pinaka-importante, the how. I'll get into that mabilisan. What? Ano yung nature ng investment? Tinuro na natin, meron ng dalawang klaseng investment. A lend type and a buy type. Pag lend type, low return, lower risk din. Tapos, kadalasan, pinapangakuan ka. Oh, pangako. Ibig sabihin, sigurado? Hindi. Hindi po ito namang ako, sigurado na. Yung lend type, merong fixed kadalasan at pinapangako na return. Madalas, mas mababa yan sa buy type of investment. Sa buy type of investment, yan yung bumili ka, kikita o malulugi ka kapag binenta mo na. Pag nabenta mo na mas mababa, lugi ka. Pag nabenta mo na mas mataas, kumita ka. Dapat inform ka rin sa mga lend type, yung mga may pinapangako, 8-10%, napakataas na nun. Napakataas na nun. Ang government, nangungutang siya sa mamamayan niyang Pilipino, ang pinapangako ng pamahalaan, ang siguradong makakapagbayad. Bakit siguradong makakapagbayad? Kasi sila nag-iimprenta ng piso eh. Bira mo, sila na nga ang siguradong makakapagbayad dahil sila ang gumagawa ng piso. Ang alok lang nila ngayon, wala pang 3%, 2.65%. Ang mga, ang pinakamalalaking kumpanya na hindi na malulugi siguro, maaaring mahina ang kita, pero mga malalakas sa kumpanya, would borrow money at 4, 5, 6%. So kung may nangako sa inyo, ah, by the way, per year yan, ah, per year. So kung may lumapit sa inyo at sinabi pangako, 10% a month, alam mo na kagad. Huwag ka nang mag-justify dahil sa kasopangan. Hindi, baka legal naman. Hindi, sandali lang naman. Hindi, ganitong period lang naman na baka balit nila pera. Simply put, hindi pwede. Kaya alamin nyo kung anong klaseng investment ang pinapasok nyo. Second, who? Sino ba yung mga tao nasa likod ng investment? Sila ba talagang kilala sa pagpapalago ng pera? Meron ba silang track record? Kasama sa who these people are, hindi porque nakita mo na Amerikana, nag-i-English, ah, okay sila. Tingnan mo, who are these people? What is their history? What is their reputation? Second, sa who is the government agency regulating and guiding the entity offering the investment and guiding and protecting you as an investor? Kaya marami pang kidaw sa cryptocurrency. Kasi raw, walang government agency na nakakapagbantay dito. But it doesn't mean it's not regulated. It is not checked. You cannot monitor. Decentralized siya. Hindi lang central authority. So dapat merong ahensya ng pamahalaan na nagbabantay doon sa nag-aalok ng investment at nagpo-protekta doon sa investor. Kaya naalala nyo when we discussed bitcoins, cryptocurrency, sinabi ko agad, it's not investment grade yet. Pwede mo siyang tingnan na sa investment, pero yung complete investment grade type, hindi pa makonsider ang cryptocurrency or bitcoin. Why? Because there's no government that can, that would want, even if they want to, cannot regulate it. Number three, well, alam mo ba sa maraming mga nascam dito sa Pilipinas, tanungin mo saan ang address ng opisina. Aalamin lang nila kapag nascam na sila. Hindi nila sinetsip kung saan yung lugar. Sa mga probinsya, ganyan. Okay? Kasama sa where can I validate third party, hindi lang yung galing sa kanila doon sa nag-alok ng investment na sila nagsabi, oh, kumita ka na. Pero someone sana can validate a third party not related to them, walang conflict of interest sa kanila, but can validate, yes, kumita ka talaga. Yes, nalugi ka. When? Related to FOMO, kayo mga millennials. Pag nilarush kayo, eh look, mababa ngayon. Ito na pinakamababa. Pumasok ka na. O ngayon lang to. In investing, you cannot time any kind of investment.
it's not about the timing, it's the time you are in the investment. I'm talking about legit investments, ha? It's not about the timing, because no one can time when the market is down, when Bitcoin price is at its highest. Kaya ang kabigit dyan yung PTT, eh. For example, si Mr. Francisco Colayco, my mentor, major influencer in my financial literacy, what I share and what I actually do. He bought Bitcoin at $300, $400 per Bitcoin. Lagpas na doon sa target niya. He sold it at $2,000 per Bitcoin. Yung nabili niya na $300, $400 per Bitcoin, binenta niya at $2,000 per Bitcoin. In two months, halos times 5 pa ang tinaas. Umabot pa ng 10,000, 12,000, umabot pa ng 20,000. Pero, you cannot time it, eh. You'll never know. Kaya, it's not the timing, but the time. Kaya, huwag kayong magpapadala sa madalian. Why? What is the reason why there is this kind of investment? Bakit sila nangungutang? Saan nila gagamitin? Why is mutual fund existing? Alam niyo the reason for the existence of such investment instrument. Mutual fund, bakit mayroong mutual fund? Kasi hindi lahat kaya sundan, i-monitor ang stock market. Hindi lahat may malaking pera para for a diversified portfolio in the stock market. 5,000 lang ang pera ko, eh, or 1,000 pesos a month lang ang kaya kong invest, eh. Sa stock market, mahirap yun. 1,000 pesos a month. Hindi ka makakabili ng isang share ng PLDT. And may minimum board lot, minimum number of shares na bibili mo kung bibili ka ng PLDT. Eh, 1,000 pesos lang pera mo, eh. Eh, kung 1,500 yung share price, hindi ka na makakabili. Eh, may minimum board lot pa. That is the reason why there is mutual fund. Pooling of resources. Pooling of funds. And then, in relation to your purpose, ano yung sinasabi ni Rock, iba't-ibang instrument. There is no one investment instrument that is good for everyone for all the time. Meron kang pipiliin at dapat nga pipili mo ano yung tama, which of the many investment instruments that are legit, that are safe, that are regulated by the government, that has a good track record. Hindi lahat porque okay yun, yun ang papasukin mo. Kasi nga, related to your purpose, target, and timeline, may nababagay which investment instrument ang gagawin o papasukin mo. Last but not the least, in investigating before investing, you yourself should understand paano at saan nila gagamitin yung pera para maibigay yung posibleng kita sa'yo o yung pinapangako na interest sa'yo. You should understand. Yung iba, sasabihin nila, basta mataas ang interest, okay na. 10% a month. Hindi maganda ang investment dahil mataas ang interest. Maganda ang investment because the rationale is well-founded, tapos malinaw na malinaw kung paano palalaguin yung pera para maibigay sa iyo ang potential gain or ang guaranteed interest. Okay? You yourself, before you invest, dapat naiintindihan natin yun. Balik ako sa mutual fund. Paano niya napapalago? Lahat ng perang binili, sinali sa mutual fund, nag-buy and sell siya ng stock market. Kapag tumaas ang selling price ng mga nabili niya, tumataas yung value niya. So, doon lang gagaling yung gain, yung paglago. Kasi yung mutual fund, kumuha siya ng pera sa public o sa investors, nag-buy and sell siya ng mga stock market within today, bago matapos ng 3 p.m. ng isang araw, bukas magbabuy and sell din siya. Merong oras, may araw na lumalago siya, bumababa siya. Doon lang gagaling yung potential na paglago ng inyong pera sa mutual fund. Merong pinupuntahan, totoong pinupuntahan,
yung perang sinali mo, binakas mo sa mutual fund. What are the common investment scams? Lalo na dito sa Pilipinas. Ponzi. Ano yung Ponzi? Pumunta ako kay Raff. Sabi ko, Raff, bigay mo yung 10,000 pesos mo, 10% a month ka. Okay? 10% a month. So, binigay niya yung 10,000, every month, bibigyan ko siya ng 1,000 pesos. Dapat halos kasabay, makuha ko rin si Arnie para yung sa sali ni Arnie na 10,000, doon ko ako kukuha ng ibibigay kong 1,000 kay Raff. At dapat sana kasunod o halos kasabay, makukuha na naman ako ng dalawa, tatlo, o basta tuloy-tuloy ako makakakuha ng ipang babayad ko na pinangako ko doon sa mga una kong investor. Kaya yung Ponzi, pumuputok kapag wala nang sumali. Kasi wala nang pagkukuhanan noong pinangako na napakataas na interest. Okay? Pangalawa, ano naman yung pyramiding? Pyramiding, parang Ponzi, pero you make money from recruitment from those who will join your investment scheme. So, kadalasan yan, unfortunately, kung sa ibang bansa, like sa Amerika, decente at maganda ang tanggap nila sa multi-level marketing, MLM. Dito sa Pilipinas, basang-basa yung MLM, multi-level marketing, kasi yung iba, piramiding ang ginagawa. Hindi naman sila kumikita sa pagbenta ng produkto, kumikita sila pag marami kang na-recruit. Dahil pag may na-recruit, may joining fee. Doon kinukuha yung perang ibibigay doon sa mga sumali, doon sa supposedly multi-level, iba't iba, na pinagbentahan. Are you following me? Yung mga produkto na kadalasan may produkto, plain and simple, the basic essence of trade. Kinuha ko at 100 at 80, binenta ko ng 100. Kumita ko sa pagbenta ko ng produkto ng 20. E multi-level. Yung binentahan ko, hindi lang 100 ang singil ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, 120 ang pagbili mo rito sa produkto. Kasi pwede ka na rin makakuha at magbenta nitong produkto na ibibigay na sa'yo at 80. So yung 20 na sobra dun sa talagang real value niya, dun ko naman kukuhanin yung pagkita sa akin. At marami ng permutations yan. Makakuha ka ng dalawang sabay, nakarinig na ba kayo ng gano'n? Yung pares, kaya tinawag na pyramid yan. Meron silang Unilevel, meron silang clearing, meron sila yung mga 5 nodes, 7 nodes, etc. Plain and simple, kumukuha lang ng pangbigay doon sa supposedly nakita pag maraming nagjo-join dahil may joining fee and the like. Third, isang simpleng panloloko, fraud. Yung simpleng panloloko, halimbawa, magtatayo ako ng hotel. Sinong gustong sumali, co-owner ko nitong hotel. Kinuha ko yung pera, hindi ko naman tinayo yung hotel. Simpleng panloloko. At dyan sa fraud, marami na rin branch out na iba't ibang klaseng scams related to money. For example, identity theft. Di ba? May pinapakita sa'yo, yung mga banko ngayon, sabihin na natin, BDO, BPI, para matulungan natin sila. Nakakatanggap pa kayo ng text? Be careful in sharing personal information. Please do not give out because number one ngayon, ikaw, Arnick, alam mo yan sa trabaho mo, di ba? Big data. Today is the world of data. So, makuha ko ang information, personal information mo. Wala na. Wala ka na sa financial world. Ako na ang Arnick Benko sa financial world. Kung meron kang pera sa financial world, akin na yun. Identity theft, results to scams. That's a form of fraud. Marami pa na iba't ibang klase ng panloloko, lotteries, di ba? Diba nakakatanggap pa kayo ng text? This is attorney ganito from blah, 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 blah. You have won a lottery. Please plan nga yun. Simpleng mga yung mga cold scam.
yung simpleng-simple, di ba? Please pass back the 300 pesos that was wrongly sent to you. Di ba? Please send to 2-63917-853-7333. Kasi yung 2 sa syntax sa SMS, nagpapasa ka ng load. Eh, wala ka naman natanggap. Oh, simpleng fraud, simpleng pagdanakaw. Pero sa investment scams, yan ang common. Ponzi, pyramiding, and simpleng panloloko na kinuha lang ang pera mo, miskin ang mukhang parang totoo, hindi naman siya too good to be true, eh simpleng inakaw yung pera mo. Fraud.